Hi everyone! Hello sa aking mga kasek. It's been 2 weeks already na hindi na ako nakakapag-vlog dahil sa dami po ng ating mga papeles na ginagawa. Alam niyo naman yun, di ba? Kaya na-miss ko talaga na sobra yung pagbablog ko at yung marami na nga rin pong nagre-request tungkol dun sa iba pang mga reports na gusto nilang malaman, pero pasensya na po muna talaga dahil kulang na kulang po talaga ako sa oras. Pero sa ngayon, ginawan ko po muna ng paraan na makapag-vlog ako ngayon dahil ito po yung, kumbaga sa ano, ito po yung napapanahon na compliance na dapat natin maano sa ating mga barangay ngayon. So, medyo may nag-request po na sana Ma'am Shi or sana Seth makapag-upload ka rin ng videos ng safety seal. So, ngayon, iyon po yung ating gagawin. So, mga kasek, eto po kasi siya, yung safety seal, rollout of the implementation of the safety seal certification program. So, bali mga kasek, na-inspire ako na gawin ngayon yung video na to. Kasi marami ang kasek ko na nag-subscribe sa aking YouTube channel and at the same time ay naging friend ko na po sila sa FB. So, yung mga post ko po ay nakita po nila, lalo-lalo na po yung pagkaka-receive namin ng safety seal at the same day din po pagkatapos ng assessment. Ito po ang nakamit namin. Ayan, matagumpay naming natanggap yung safety seal para po sa aming barangay hall office. Ayan, so malaya na po kami makapag deliver ng mga needs ng ating mga kababayan. So ayan po. Then bali nakita nila yung post ko na ayan. Within 24 barangays po, mapalad po kami sa napili na 6 na barangay na pinaka the best implementer of the safety seal certification program. At ngayon mga kasek, alamin po natin, i-share ko sa inyo kung bakit po kami ang mapalad na napili sa best implementer of the safety seal certification program. So, yun po yung aking i-share sa inyo ngayon. Pero bago ang lahat mga sek, babasahin ko muna kung ano ba itong safety seal na to. Ang programang ito na assessment para sa health, committee ng health, ay ito po ay ang rollout of the implementation of the safety seal certification program. Ang background po nito, DOLE, DTI, DEOT, DOH, Joint Memorandum Circular nila 21-01. Ang sabi po dito, the safety seal certification program aims to increase compliance by private or public entities with the minimum public health standards set by government. The program seeks to encourage and use of the Stay Safe PH digital contact tracing application, as well as increase consumer confidence as we safely reopen the economy. So, ginawa yung safety seal na ito para po makapagsimula na po tayo ng new normal. Dahil doon, kapag nag-start na po tayo new normal na pamumuhay, ay mabubuksan na po muli ang lahat ng mga establishments. At dahil doon, maiaangat na po muli natin ang economy ng ating bansa. Sabi pa dito, the safety seal is a physical manifestation of the compliance of an establishment to minimum health standards required by government to contain the spread of COVID-19. So, yun mga mamshies. Shinare ko lang naman po sa inyo kasi baka po wala kayong copy nito. So, ishare ko na rin po habang binabasa ko yung copy para meron na rin po naman kayo guidelines. So, ang checklist po natin dito mga kakasek ay ang requirements, use of the Stay Safe .ph or any contact tracing tool integrated with the same. Kung wala po kayong staysafe.ph na QR code, pwede naman po daw gumamit ng mga other contact tracing tool kagaya po na ipakikita ko po mamaya sa video. Then, ano po yung MOBs na para dito? Yun. Ang MOBs po para dito ay ang Stay Safe QR code.
mas magandang gamitin po natin yung ating mga laptops, mga kase. Kasi kailangan po na nandun na po siya palagi para mamomonitor po natin ng daily ang pumapasok po sa ating barangay hall using our QR code. So, ano po ba yung QR code? Ito po yung sample ng aming QR code. Ayan. So, magkakaroon po tayo, mga kasek, ng ating Stay Safe QR code. Search po natin siya sa Google. Then, pwede po natin siyang i-download. Pagkatapos na, kailangan nyo mag-register using the account of barangay email. Then, ayun, just follow the instruction para po masigurado nyo po na tama po yung gagawin nyong pagre-register po. Then, kapag nakapag-register na po kayo, nailagay nyo na po yung logo ng barangay ninyo, pwede nyo na po siyang i-print. Ayan po. Sa pamamagitan po ng QR code na yan, mga kasek, ay makakapag-scan na po ng free kung sino man po ang mga visitors na dadalaw o bibisita sa inyong barangay. So, number 2 naman tayo, mga kasek, yung requirements. Isa sa mga requirements, yung availability of the temperature or thermal scanner to assess employees, clients, and visitors. Ano po yung MOVs nito? So, kinakailangan po na meron tayo mga photo of the entrance with thermal scanner, temperature checking. So, ito po yung aking example. Ayan po, may thermal scanner po sa aming office. Apunta naman po tayo sa susunod. Availability of health declaration sheet for employees and clients. So, sabi po sa MOVs, non-applicable if there is an online contact tracing. Ayun po, ang ibig po sabihin, kapag meron na po kayong staysafe.ph QR code, hindi na po ito kailangan na mag-provide. So, sa amin lang po kasi, hindi pwede na hindi kami gagawa ng declaration sheet for employees and clients. Bakit po? Kasi hindi po lahat na mga pupunta sa barangay hall na meron po silang dalang cellphone o kaya hindi po sila marunong gumamit ng mga QR code o kaya wala po silang mga na-download na QR scanner sa kanilang cellphone. So, mas mahirap po na wala tayong available na contact tracing tool sa ating barangay hall, di ba? Pakita po pala sa inyo yung aming health declaration box na picture. Ito po, do it yourself lang po yung ginawa ko. Ako din po yung gumawa niyan ng health declaration box. Then, ayan po, mag-fill up dito yung client. Then, ihuhulog po doon. Pakikita ko po sa video mamaya. So, yung ating pong MOV para sa health declaration sheet, kinakailangan din po ng mga pictures or photos ng mga clients na nagpupunta o mga bumibisita po sa ating barangay. So, ito po, kailangan pong i-provide natin yung mga pictures at ito po yung amin. So, naka-attach din po yung mga pictures. Ayan. Mga kasek, gayahin nyo na lamang po. Ayan. Para po, kumpleto tayo. Sa next naman po, availability of isolation area for identified symptomatic employees. Sa MOVs po, ang nakalagay dito, photo of the designated area and memo designating the same. So, no need to make this MOV kasi non-applicable po ito sa barangay dahil ang isolation area po, ang nagde-designate po nito ay ang ating municipal, di ba? Ang ating LGU at ang rural health unit. So, sumunod naman po na ating requirements. Birds and other COVID-19 emergency hotlines are placed in conspicuous place or conspicuous areas. Ang MOV po nito ay photo of the conspicuous area with COVID-19 emergency hotline. So, ano naman po yung ating MOV para sa hotlines ng COVID-19. Ito po yung aking example. Ayan. Then, ang sabi sa MOV, kinakailangan na atin itong ikabit sa mga conspicuous area para makita po ng ating mga mamamayan ang COVID-19 hotlines at ang ating ibang hotlines for emergency purposes. So, ito po yung aming mga pictures. Ayan. Placing of emergency hotlines. Ayan.
sa mga conspicuous area. So naglagay po kami ng mga hotlines, kopya ng hotline numbers sa mga conspicuous area, sa mga tindahan. So bibigyan ko kayo ng tip. Kailangan nyo pong ipatarp yun kasi yun yung unang-unang hinahanap nila as MOV. Then, ang next naman pong requirements, yung availability of hand washing station with soap, sanitizers, and hand drying equipment or supplies for employees and clients, visitors in strategic location in the establishments. So mga kasi, ang MOV po para dito ay ang photo, documentation of hand washing station, sanitizer, used by the office. So, ibig sabihin, ito po ay kinakailangan na nasa loob ng office ninyo. Iba pa po yung mga hand washing station na nasa kalsada. Kasi ang iniingatan po dito, yung health po ng ating mga employees at saka ng mga clients. So, dapat may available din po tayong hand washing station sa ating office. So, pakikita po sa inyo, maliban po sa video, ito po yung picture na aming hand washing station. Ayan po. Medyo pinaganda ko po talaga siya. Pambabaeng aming hand washing station. Ang hand washing station po na ito ay naka-place po bago po pumasok ng aming CR. Ng aming comfort room. Ayan. Ang green po. Ayan, yung tissue. Ayan, hand sanitizers. Liquid hand washing soap. Tapos, ito naman po yung aming sa health center. Ayan. Nagpagawa po talaga sila doon sa may terrace ng hand washing station. Ayan. Then, ito po din ang sinasabi ko, mga kasek. Ang susunod na requirements po ay ang installed physical barriers in enclosed areas to maintain social distancing. Close parenthesis, blocking of chairs, markers, stickers on the floor. Then, ang MOB po nito ay photo office setup with physical barriers, markers, or floor stickers to help maintain social distancing. So, iyon. Ito po mga kasi, ang aming office physical barriers. Pagpasok po ng pintuan, ayan, nilagyan po namin ng plastic. Kasi po ito talaga inalin sa budget. Hindi na pasama. So, ito mga kasek, ang aming office barriers. Ayan. Kami po, nagpagawa. Alam niyo mga kasek, blessing. Alam niyo po kung bakit. Kasi hindi po namin inaasahan na magkakaroon po ng health assessment tukol po sa COVID-19 health protocols. So, para magkaroon po ng yun nga, safety seal ang isang establishment. Pero before that talaga, nakapagpagawa na po kami ng mga cubicles sa loob ng aming tanggapan. Ayan. Ang original plan po talaga namin is office lang na aning punong barangay. Pero nung nagawa na po siya, nagandahan po ako. So, naisipan ko na lagyan na rin po ng cubicle para sa secretary, treasurer, at yung aming isang kagawad na marunong po mag-computer. Siya po yung aming health committee. Yan po yung sinasabi ko sa inyo mga kasek na pangalawa sa pinaka na dapat magkaroon ng isang tanggapan ng barangay para po mapili kayo as one of the best as implementer po. So, kung hindi man kayo makapagpagawa ng office barrier na kagaya ng amin, itry nyo na lamang po. Masunod pa rin yung office barriers kahit sa pamamagitan lang po na paglalagay, kahit ano lang po, wood lang po at saka plastic, pansamantala. Then next year, kapag kaya na po ng budget, pwede na po kayo magpagawa. Then ito po naman yung sa aming health center, health station. Then, ang susunod naman po mga kasi ay ang availability of personnel in charge for monitoring and maintaining social distancing and ensuring the compliances of clients, visitors, employees to health protocols and areas in the establishment where people gather.
So, ano po yung MOBs para doon? Kailangan pong gumawa natin ng isang memo para sa designation po ng personnel in charge of monitoring and maintaining social distancing and ensuring the compliances of clients, visitors, employees to health protocols. So, ipakikita ko naman po sa inyo yung aming memo na ginawa para po sa pag-designate po ng mga personnel in charge. Yun po. So, paano po ba, sino po ba ang dapat natin designate as personnel in charge para sa monitoring and maintaining the health protocols? Lalo na po yung social distancing at pagsusot ng face mask and face shield. So, sa amin pong barangay ay amin pong napagkasunduan na ang aming gawing personnel in charge ay ang officer of the day. Di ba po may nakadesignate sa ating barangay daily ng officer of the day. So, bali sila po yung may iba po yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Then, may ka-partner po sila isang barangay tanod. So, ang ginawa po namin, ang barangay kagawad po namin na officer of the day, sila po yung inilagay po namin sa barangay hall. Then, ang mga barangay peace officer naman po, ang barangay tanod, siya po namin inilagay o nakadesignate sa health station namin. So, ayan po, may mga names po. Kinakailangan na ilagay niyo po yung mga names kung sino-sino po yung na-designate yung personnel in charge. Then, yung next naman po, availability of windows to adequate air exchange in closed areas as cited in DOL or Department of Labor and Employee, Order Number 224-21, or the Guidelines on Ventilation for Workplaces and Public Transport to Prevent and Control the Spread of COVID-19. So, ano po yung MOBs dito? Kinakailangan po na ang isang tanggapan ay magkaroon ng isang purifier. So, kailangan ng photo ng air purifier in the office if meron po, if available. Ngayon po, kung wala naman po, kinakailangan po na proper po ang ventilation sa loob ng opisina. So, ito po yung picture namin ng proper ventilation. Ayan. Ang amin po namang barangay hall ay, ayan, mapalad na meron kaming proper ventilation. Marami pong mga bintana. So, kinakailangan po na naka-open lahat yun. At, ayun, meron din po kami maliit na, ayan, air purifier. Yan po yung aming air purifier. Then next naman po ay ang compliance to the disinfection protocol in accordance with DOH Department Memorandum Number 2020-157 and 0157-A or the Guidelines on Cleaning and Disinfection in Various Settings as an Infection Prevention and Control Measure against COVID-19. So ano po yung MOBs po para dito? Kinakailangan daw po muli na magkaroon ng tayo ng isang memo, reconduct of regular disinfection protocol. Tapos, yung isa pa pong MOB, bali dalawa pong MOB siya, magkaroon po ng sample photo of office disinfection. So, sa ating pong memo, nakalagay po doon na dapat po, kung susundin po natin yung guidelines ng disinfection protocol na accordance sa DOH po, kinakailangan po na dapat twice a week ay magkaroon tayo ng schedule ng disinfection. So, sa amin po, ang memo po namin na ginawa ay nilagyan po namin ng aming disinfection na schedule ay sa tuwing araw ng Tuesday and Saturday. So, ayan po yung aming memo. Ayan. Kung ano-ano po yung mga dapat na i-disinfect, unang-una na po yung mga work cell common surfaces, kasama po yung mga control buttons, tools and other common surfaces. And then, yung number 2 office desk and conference rooms, table and chair surfaces. Then, mobile bullet trays or containers, handlers, and other commonly touched, malimit pong mahawakan ng mga pumapasok sa atin o kahit mismo tayo na nasa loob ng tanggapan. Then, general objects often used or touched
yung kagaya ng mga office IT equipment, yun, yung mga computers natin, telephones, ayun, windows, handles, faucets, sinks, and toilets. Then, yung pantry, kasama din po, mga tableware natin, table and chair surfaces, dispensers, then yun yung mga transport vehicles, all floors and walls, work, at saka yung iba pang mga surfaces, ayun po. So, ano po yung dapat natin gamitin para sa pagdi-disinfect po natin? Dapat naka, ano rin po siya dito? Naka-indicate din po sa ating disinfection protocols natin or disinfection memorandum natin. So, ang nakalagay po dito sa amin is hospital-grade disinfectant or fresh 10% chlorine bleach solution. Ayan. Sodium hypochlorite solution. Then, ano po yung disinfection method? Ayun, nakalagay din po. Disinfection method. Share ko rin po sa inyo sa aking screen para makita nyo rin po. Ayun, yung spray with handheld sprayer or wipe. Basahan. Then, spray with handheld sprayer or wipe. Ayun, nandiyan po lahat siya. Pati yung mga frequency, minimum at the end of the shift. Kung kailan nyo po dapat nagawin. Nakalagay po lahat dito. So, share ko rin po sa inyo yung mga photos ng aming disinfection schedule, kung kailan po, yan, yung ginagawa po namin paglilinis. So, mga kasek, dapat naka, ayan, meron din po kayo yan, kumpleto. Yan. Yung tuwing araw ng Tuesday and Saturday na aming schedule. So, nilagyan ko siya, ito yung araw ng Thursday, yung isa naman po, araw ng Saturday. Yun po. Sa next naman po na requirements ay ang personal employees, clients, and visitors always wearing face mask and face shield, especially in closed places. So, ano po yung MOB para po dito? Ang memo po for employees, kailangan po mag-ready tayo ng memorandum para sa ating mga empleyado. Then, photo of signages na nagre-remind na kinakailangan natin palagi magsuot ng face mask at saka ng face shield. Then, eto po. Ayan, ilagyan ko rin po siya ng picture. Mga kasi, kung mahihirapan po kayo sa paggagawa ng memo, kasi ito po talaga walang ginawang format o wala pong ginawang template, walang ibinigay ng template sa amin ang aming DILG. So, kanya-kanya na lamang pong sikap, kanya-kanyang pag-search na lang po para sa format. Alam ko po na, lalo na yung mga bagong secretary lang po dyan is talagang nahihirapan kung paano po gawin. So, ako po ang ginawa ko po, inag-search na lamang po sa internet and sa iba-iba pong offices, nag-compile lamang po ako. So, ito po yung pictures ng aming mga ayan, photo of signages sa loob ng opisina namin. Ayan. Ito po yung aming sa head station. Nung naglalagay sila. Ang susunod naman po, ang requirements ay ang established referral system for medical and psychosocial services. Non-applicable din po ito sa ating barangay kasi kinakailangan po dito ay copy of MOA implementing procedures referral system for medical and psychosocial services. Dahil ang kailangan po ng mag-provide nito ay ang mga RHU o ang ating rural health unit. So, disregard na lang po natin ito. Then, ang next na po ay ang availability of designated safety officer with the following functions. Letter A, coordinate with the appropriate bodies for support and referral to community-based isolation facilities for confirmed cases with mild symptoms and to health facilities for severe and critical care. Letter B, undertake contact tracing or coordinate the conduct thereof. And letter C, monitor status of employees quarantined or isolated. And letter D, implement return to work policies. Then, ano po yung MOBs para dito? Gumawa lang po tayo na isang memo specifying na isa ng ating madedesignate na safety officer. So, sino po ba yung pwede natin designate na safety officer? Sa association namin ng mga barangay secretary, sa GC namin, nagtatanungan po kami kung sino po yung pwedeng designate as safety officer dahil ang tanong nila, pwede ba i-designate din as safety officer yung duty officers.
sumagot naman po yung aming DALG. Sabi niya, magkaiba yun. Hindi po pwede na doon din kayo kukuha. So ako, alam ko naman po yun. Kasi, di ba meron naman po tayong BRGY sa ating barangay? Sa amin po kasi, sa aming barangay, kung sino yung BRGY namin, siya po yung kagawad namin ng health. So, siya po yung aming dinesignate na health safety officer. Dahil alam nyo na po, bilang BRGY, alam nyo na po yung tungkulin ng mga nakalagay dito sa requirements. So, para hindi na po siya mahirapan, siya na po yung dinesignate namin bilang aming safety officer. So, share ko lang po sa inyo para hindi na rin po kayo mahirapang maghanap. Then, finally, availability of storage facility for proper collection, treatment, and disposal of used face masks and other infectious waste. So, kinakailangan na mayroon kayong mga photo of disposal facility mechanism for infectious waste. Then, sa picture naman po, para sa storage facility for proper disposal of used face masks. Ano po yung MOB para sa panghuling requirements? Photo of the disposal facility mechanism for infectious waste. Ito po yung aming ginawang disposal. Ayan, tatlong bottle ng 1.5. Ayan, nakalagay po dyan disposal of used face mask. Kasi iba naman po yung basurahan namin para sa hindi nabubulok, nabubulok at mga ano. So, dito talaga para sa mga face mask lang siya. So, every time na mapupuno po yung isang bottle, diretso na po tapon pati bote. Hindi niya na po kailangan ilabas siya doon. So, hindi na po natin kailangan na hawakan siya. So, ayun mga kasek, nakatapos na naman po ako na isang vlog para sa araw na ito. At dun po sa mga nagre-request na hindi ko po agad sila maharap, pasensya na rin po. Huwag nyo lang po ako tigilan, kulitin nyo lang po ako kung meron akong nakakalimutan. Huwag po kayong sasama ng loob sa akin. Ho. Pakiri-remind lang po ako kasi halimbawa gabi kayo nagsabi sa akin na sek, pakishare naman po yung ganito ganoon. Sabi ko sige, kasi hindi ko po iniuwi talaga yung laptop ko. Bali po, kung may request po kayo, halimbawa nangyari po ito ng gabi, pakiremind na lang po uli ako pagising sa umaga. Kasi medyo nakakalimut. Makakalimutin na po ang mamishis nyo. Makakalimutin na po kasi lola na po ako. Ayun, siguro sa sobrang dami na rin po ng trabaho, kaya pakiremind lang po. Huwag po kayong magagalit sa akin, huwag po kayong tatampo. Anyway, thank you po uli sa pag-support ninyo sa mga videos ko. Thank you. At kung bago ka pa lamang po sa akin channel, please don't forget to subscribe. Paki-hit na rin po yung notification bell para every time na magpo-post po ako ng panibagong video, ay ma-update po kayo ni YP. So, ayun po. Thank you. At kung meron po kayong suggestions or comments, ayun, dun lang po sa ibaba. Huwag po kayong mag-atubili. Huwag po kayong mahiya. Andito lang po ang Ma'am Shi. Para makatulong po. Ang aim ko po dito, ma-share kung ano po yung natutunan ko, kung ano po yung nakamit ko. Gusto ko rin pong makamit ninyo yung mga awards. Ayan. Ito, hindi po to award eh. Kasi ito, nai-expire po to eh. Ito po yung mahalaga. Kasi, ito po, i-lifetime. Kahit hindi ka na po nanunukulan as a barangay secretary, makita man po ito na mga ipapalit sa inyo. Uy, ang gagaling nila, di ba? Ito po ay hindi nabibili ng pera. Ayan. Hindi po ito kayang mabili ng pera. Ito po ay isang alaala sa ating lahat na nagpupursige, nagsusumikap para mapabuti ang mga barangay na ating pinaglilingkuran. Yun po. Kaya, sana po nagustuhan ninyo yung video na ginawa ko po muli ngayon. At yun po. Thank you po ulit sa panonood. At God bless po sa ating lahat. Huwag po tayong magpe-pressure sa trabaho natin. Pray lang po. Pray. Walang katapusan ang prayers. Dahil siya lang po yung katulong natin para ma-accomplish po natin yung trabaho natin. At sa susunod po pala, ayun, meron po na namang ibinaba ang aming DILG. Actually, isang araw pa lang na nakakapahinga.
ay may ibinaba na naman po ang aming DILG para sa another assessment, another audit na naman po. At ito po ay ang BDC, Barangay Development Council. So, ayun mga kasek, abangan po natin yun. Abangan niyo po kung may i-upload ko po yung video, sasabihan ko po kayo. I-remind ko po kayo. Thank you po muli. Thank you. Walang katapos ang thank you sa inyo na. And may God bless us all.